Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World! And sa video na to, ayan, medyo matagal-tagal tayong hindi gumawa ng tutorial kung paano ba gumawa ng or paano mag-register sa Visit Japan web kung kayo ay pupunta dito sa Japan. So, ayan, gagawin natin, try natin gumawa ng mag-register live, okay, sa Visit Japan web. So, para dun sa mga gustong pumunta dito sa Japan, kailangan nyo munang mag-register dito sa website nila and gagamitin nyo yung QR code at ipe-present nyo yan sa immigration. Okay? So, simulan na natin. So, nandito tayo sa website ng Visit Japan Web. So, actually galing yan dito. So, kapag pinuntahan mo yung Visit Japan Web website, yung digital agency, ito yung links na pwede ninyong puntahan. So, lalagay na lang natin yan sa description box. Itong vjw.digital.go.jp. So, once nandito na kayo sa Visit Japan web, kung first time lang kayong mag-create ng account, ayan, punta kayo dun sa sign up for new account. Okay? Ayan. So, pag nag-sign up for new account tayo, may selection dyan kung ayan, papakita lang naman niya muna kung mag-a-agree ka doon sa mga terms of use. So, check nyo lang yan and then click next. And, yan, i-enter nyo yung inyong email address and yung password. So, yung password is kailangan 10 characters or more and combination of uppercase Latin alphabet plus lowercase Latin alphabet plus numerical values. So, ina-allow daw nilang gamitin nyo yung mga special characters na to, yung mga plus sign, minus sign, at sign, yan, sharp, dollar sign. So, para mas secure yung inyong password. Kasi, alam nyo na, di ba, lahat ng details ninyo na ilalagay nyo sa inyong passport, or lahat ng details ninyo na nasa inyong passport ay masisave dito sa Visit Japan web. And then, kapag ready na kayo mag-register at na-enter nyo na yung inyong email address, and yung inyong password, kailangan nyo siyang i-enter again yung inyong password and i-click yung captcha para ma-detect nila kung kayo ay human at hindi kayo bot. Then, create account. Ayan, create account. So, pag okay na, mayroon kayong matatanggap sa inyong email address na link para ma-activate yung inyong Visit Japan web na account. Okay? So, pag okay na yan, balik tayo dito sa main page ng login or sign in ng Visit Japan web. So, enter nyo lang yung inyong email address, password, and login. Okay, so pagka-login ninyo, yan, click login, ay mapupunta na kayo dito sa main page ng Visit Japan web. So, nakalagay nga din dito, please take general security measures such as updating your device regularly, running virus scan, and changing your login password. Kasi nga ay napaka-importante ng mga details na nandito sa Visit Japan web. So sa main page, nandyan yung register user kung saan ninyo ilalagay or i-declare kung kayo ba ay may hawak na Philippine passport or kayo ay isang Japanese national. So dito yan magagawa sa your details. Since nakagawa na tayo ng account previously, ay i-update lang natin yun and i-check natin kung merong mga bagong updates dito sa Visit Japan web. And then, kung kayo ay may kasama sa pag-travel papunta dito sa Japan, ayan, gamitin nyo itong details of family members traveling with you. And sa bandang baba, yung register planned entry return. Ayan, register information required for entry return procedures when arriving in Japan. Dito kayo mag-create ng inyong arrival date or yung planned arrival date ninyo dito sa Japan. Okay, so nakalista lahat yan dito sa baba. Pag kinlik nyo yung all, yung option kanina, yung all entry return schedule, pwede kayong gumawa ng kahit ilan dyan. Kung ilang beses kayong pupunta dito sa Japan, pwede kayong gumawa ng planned entry dito. So, kiklik nyo lang yung register new planned entry return. Okay? And then sa bandang pinakababa,
Ayan, use after entering Japan ay meron silang mga procedures sa pagstay nyo dito, ano yung mga dapat ninyong yung mga reminders kumbaga. And meron pa silang mga yung sa JNTO or yung Japan Official Travel Guide kung saan ay meron din silang inaalok na travel insurance kung kayo ay nandito or habang kayo ay nandito sa Japan. Ayan. So let's try na mag-register and click natin yung your details. Yun yung unang-una ninyong gagawin after ninyong makalogin dito sa Visit Japan web. Click your details. And since nakapag-enter na ako ng data previously, yung aking mga personal information, ay uulitin natin yun. Kasi kaya nakalagay itong parang alert dito dahil meron na akong previous na record dito sa Visit Japan web. Kaya nakalagay dyan, if you edit passport details, the QR code generated during immigration clearance and custom declaration procedure will not be automatically updated. Please update various QR codes after registering the details you have edited. Ibig sabihin, kailangan mong mag-generate uli ng QR code kapag may binago kang isang detail dito sa personal information mo. Okay, so sa bandang baba, ayan, since nakapag-register na ako, ito yung mga details na sinagutan ko noon. So meron ako diyang entry return procedure category, tinanong ako kung ang passport ko ba ay Philippine passport or dun sa previous registration ko, nilagay ko kasi diyan na no, yung sinagot ko ay no doon sa question na do you have a passport issued by the Japanese government? And then do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? Required. There are mga required itong mga tanong na to. So, pag sinagot mong no, ang ibig sabihin nito ay isa kang turista. Okay? At magbabakasyon ka lang dito. Pero pag sinagot mo dyan ay yes, ibig sabihin ay lalabas ka lang ng bansang Japan at babalik ka din sa bansang Japan. Kumbaga, kaya ka gagamit ng special re-entry permission. Okay? Para naman 'yan sa mga excuse me. Para naman 'yan sa mga long-term visa holder. Then sa baba, yung check how to use tax-free procedures. Ito yung reason kung bakit kailangan nating i-scan yung ating passport at susubukan natin mamaya kung matatago ko yung aking mga details kasi live to. And dahil nga doon sa paggamit ng tax-free QR code. Pwede kayong gumamit ng tax-free QR code dito. So sa bandang baba, ayan, hindi ko muna scroll ng kaunti dahil sa bandang baba ay nandyan na yung na-declare kong passport details before. Kaya wait lang at papakita ko lang sa inyo yan saglit. Pero kailangan kong, ayan. So ito yung kapag nakapag-register ka na before, makikita ninyo dito sa bandang baba nung registration yung passport details ninyo. So kailangan kapag ka-inscan nyo kasi yung inyong passport ay makukuha niya agad automatically yung inyong passport details like passport number, yung surname, given name, nationality, date of birth, date of expiry at yung inyong picture sa passport ninyo makukuha nyo. Makukuha agad 'yan ng pag na-scan nyo yung passport ninyo gamit tong Visit Japan web. Ayan. So balik tayo dun. At wait lang. Balik tayo dito sa screen ng ayan. So i-edit ko para makita natin yung kung meron mang mga changes i-edit natin. Ito, click lang natin yung edit. Para mas malaki yung screen. So sa computer ko ginagawa pero pwede din niyo naman 'tong gawin sa inyong mga mobile device. So gagawin natin i-edit natin. Edit. So ito na yung first page nung your details. So tatanungin ka, do you have a passport issued by the Japanese government? So kung yes, ayan. Ibig sabihin Japanese nationality ka. Kung no, ibig sabihin Philippine or ibang ano, hindi ka Japanese national. Then do you live? So pipili natin is no. Next is, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission?
So para dun sa mga hindi pa nakakalam kung anong special re-entry permission, ito yung pinifill upan sa airport bago ka lumabas ng Japan. Dun sa mga long-term visa holder or permanent resident dito sa Japan, yan, kailangan yung mag-fill up na itong special re-entry permission. Madali lang naman siyang gawin. I-check nyo lang bago kayo dun mismo sa airport or dun mismo sa may immigration booth. Makukuha nyo itong para siyang card kung saan na ang tawag dyan ay special re-entry permission. Iba yung re-entry permission sa special re-entry permission. Okay? So, yung re-entry permission na hindi special, kinukuha mismo yan sa immigration office. Okay? So, yung re-entry permission, ito yung permission para makalabas ka sa Japan at makabalik ka after 1 year. Okay? More than 1 year. Pero kapag special re-entry permission, ibig sabihin, babalik ka sa Japan, babalik ka sa Japan within 1 year. Okay? Special re-entry permission within 1 year. Re-entry permission is a certificate na makukuha nyo sa immigration office at kailangan nyo yon para makabalik kayo dito kung lalagpas kayo ng 1 year sa ibang bansa. Okay? Yan ang ibig sabihin niyan. Okay, balik na tayo. So, gagawin natin, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? Let's say, kunwari ako ay tourist. So, pag ginawa ko yon, ang i-click ko ay no. Kasi, ibig sabihin, ilang araw lang ako dito sa Japan or maximum is 90 days, di ba? Ngayon, kapag pinili natin yung no, lalabas itong check how to use tax-free procedures. Will you use tax-free QR code? Yes or no? So kung yes, itignan natin kung ano yung mangyayari. Okay? Kasi pagka yes, for sure, hihinga na tayo ng details about dun sa ating passport. Kailangan natin mag-scan. So click next. So, pero bago yan, click natin tong tax-free QR code para maintindihan lang natin mabuti. When purchasing tax-free items, instead of showing your passport or other required document, the QR code displayed in Visit Japan Web can be showed to provide the required details to the store of purchase. This is not a replacement for the user's passport, residence card, or proof of immigration. And note that this method cannot be used at stores where tax-free QR codes cannot be used. So check the store can use QR codes before use. So ibig sabihin, hindi lahat ng stores ay pwedeng gamitin itong tax-free QR code. Okay? So, let's say tayo ay gagamit ng tax-free. Ayan. So, let's check the yes button. Ayan. And click next. Then, nakalagay na dito, how to scan your passport with the camera. Have your passport ready. And then, kapag kinlik next natin yan, ay magpa-pop up na yung screen kung saan kailangan nating ipakita sa ating camera, sa phone natin or sa webcam natin kung kayo ay nasa computer, yung inyong passport. Ayan. So, open your passport to the page with photo of face. So, since live to, pag ginawa ko to ay kailangan kong liitan yung aking screen dahil i-scan ko yung aking passport live. Okay. So, ayan, liitan muna natin yung ating screen. And then, click next. Kasi kapag nalakayan ko, di makikita yung information natin sa dito sa atin. Ayan, ayan. Oh. So, normally, ayan. Ayun. So, kapag in-scan nyo yung passport ninyo, gaya nga na sinabi ko kanina, mapapakita sa inyo or makukuha doon yung information about yung inyong passport number, surname, given name, nationality. Okay? So, masisave lang naman lahat yan doon. And then, kapag ka-okay na, ay makikita ninyo dito sa screen na to, let's say ito. Kapag okay na, makikita ninyo sa screen na to, sa main page na kayo ay registered na. So ito, registered. Yung part na yan. Okay? So, let's say nakapag-register na tayo ng details natin. Punta naman tayo dito sa details of family members traveling with you.
So kapag meron kayong mga kasamang babiyahe papunta dito, pwede ninyo silang i-add dito. So I think pwede na rin kasama yung mga adults. Hindi na sila ganun ka-stricto since pagka nag-register naman kayo ng family members dito ay hiwa-hiwalay naman yung QR code. So may sari-sarili kayong QR code. Iba yung QR code mo, iba din yung QR code ng kasama mo. So i-add nyo lang sila dito. Click nyo lang yung add button. Then, kapag okay na, ayan, up to 10 people pwede ninyong i-add dyan. And sabi dito, para daw to sa mga unable to complete procedures alone such as babies and infants can be registered as family members traveling with you. Pero pwede din to sa anak, sa spouse, sa child, sa children, pwede din ata sa magulang, basta kasama ninyo, sabay-sabay kayong babae papuntang Japan. Ayan, so back to home na tayo. Then, let's say, gagawa na tayo ng itinerary. Punta lang tayo dito sa bandang baba and ikiklik natin yung register new planned entry return. So, pagka-click natin yan, tatanungin tayo kung yung details ba daw ng ating passport or visa ay kokopyahin lang niya yung mga na-registered natin. Ikokopyahin niya lang ba dito sa planned arrival date natin or copy details from visa application. Pwede din, let's say, nag-apply para to sa mga nag-apply ng electronic visa. Okay, yung visa details. So, I think hindi pa to applicable sa mga Pilipino. Ito, pag pinili nyo yan, click next. Ayan, kasi may lalabas dito, enter visa issue number. So, dun sa mga nakapag-try na, ayan, i-try ninyo na mag-enter kayo ng inyong visa issue na na-issue na sa inyo. Enter nyo dito and baka kung ano yung lumabas dun sa visa, kung ano yung nasa passport ninyo, lumabas yung mga details dito. Hindi ko pa siya nasubukan kasi nga wala naman akong visa na kumbaga hindi naka-residence card na ako dito. So, let's say magpo-proceed tayo to register as registration without copying details. Ayan, click natin yung proceed to registration without copying details. Then, click next. Ayan. And, eto na. So, tatanungin na tayo ngayon kung ano yung trip name na gusto nating ilagay dito. Let's say, kunwari, tayo ay babiyahe ng Japan September ngayon. September, October, November, December, January. Lagay natin. January trip. January 2024 trip. Ayaw na. So, may maximum lang siya. Ayan. Ganyan na lang. So, January 2024. And the planned arrival date in Japan, ito, let's say, darating nga tayo ng January, let's say January 1. And then yung boarded flight number, kung anong airline tayo sasakay, for code share flights, please enter the name of the main airline company. So may selection dito ng mga airlines na sasakyan ninyo papuntang Japan. Let's say Jetstar, Cebu Pacific, pag Cebu Pacific ba 5J? Ayun nga, 5J nga. Then pag Philippine Airlines PR, 'di ba? PR, ayun, PR, Philippine Airlines. So pipiliin niyo lang, let's say kunwari Philippine Airlines ang sasakyan niyo papunta dito. Then enter your flight number. Let's say PR5020. So hindi na kasama yung PR. Kasi nakalagay dito, numbers only. Then, click next. Then, kung saan kayo tutuloy dito sa Japan. Okay, so may mga nagtatanong kung anong address ang ilalagay dito sa Japan. Yung address ba nung tutuloyan o yung address ng hotel, let's say, ganun. So, kung saan talaga kayo mag-i-stay sa during the duration of your stay here in Japan, yun ang ilalagay nyo dito. So, lagay nyo yung postal number, postal code, 5090201. Then, kapag enter automatically, kinlik nyo to, mag-populate na yung prefecture, city, and then yung address. So, let's say maglagay lang tayo dito ng 123456. Address. Then, hotel name, kung kailangan, hindi naman siya required. Then, yung contact phone number natin dito.
So 81090123456. Kunwari, yan ang ating phone number. Then confirmed, entered details. Not sure kapag kinonfirm entered details ko to, makikita yung aking information. Kaya wait lang at babaguhin ko yung aking screen. Confirm, ayan. So ayan nga. So pagka-confirm, ay makikita nyo na yung summary ng mga in-enter nyong details dito sa Register Planned Entry Return. Okay, so yung inyong trip name, planned arrival date in Japan, airline company name, flight number, kung anong flight kayo darating dito, anong sasakyan ninyo, and yung inyong intended address here in Japan at yung inyong contact phone number. Kung sino yung contact ninyo dito, yun ang ilalagay nyo na contact phone number. Let's say, kung hotel naman ang pagtutuluyan ninyo, di ilagay nyo yung contact phone number ng hotel dito sa contact phone number field. Okay, and then click Register Plan. So, Registered Planned Entry Return, nakakomplete na yan. Kasi may checkmark na siya, then back to home. So, pag nag-back to home tayo, maa-add na siya dito sa Register Planned Entry Return. So, pag kinlik natin yung All Entry Return Schedule dito, ayan, nandito na yung January 2024 natin. So, kapag kinlik natin to, dito tayo mag-generate ng QR code. Okay, QR code. So, click na natin yung January 2024. And, ayan, nakalagay yung kung kaninong QR code ka mag-generate. Let's say, yun nga, yung sa main account or meron ka pang selection of family members. Kung may mga in-add ka pa dito, ayan, so saka mo siya i-register. So, para magkaroon kayo ng mga sari-sariling QR code. So, sa pag-kinlik nyo yung Registered Plan Entry Return, eto na ngayon, dito kayo mag-create ng QR code and sa bandang baba, makikita nyo dun yung option ng before entry into Japan, before entry to Japan, yung ililink nyo yung inyong visa, pero hindi ko pa ito nasubukan at optional naman siya. Ito yung ngayon napakita natin kanina, no? Kung meron kayong visa issue number, i-try nyo yung enter yun doon para mag-populate or ma-retrieve na niya at makuha niya yung information ng inyong visa. Then dito na tayo mag-create ng QR code for disembarkation card for foreigner. Ayan. So preparation for immigration clearance, hindi pa tayo napag-register dyan. And yung preparation for custom declaration, dito nyo rin gagawin. So, okay, meron pa naman tayong oras, so gawin na natin. Puntahan natin para sa next video natin na to, ang gagawin na naman natin since napag-register na tayo, ay magre-register tayo ng disembarkation card for foreigner. Click natin to. And nakalagay dyan, register the disembarkation card for foreigner which is necessary for applying for landing. After registering the disembarkation card for foreigner, you can apply for landing by presenting the QR code to the immigration inspector. Okay, so click next. So meron tayong mga questions dito na kailangan nating pilapan. Ayan, yung mga basic information na na-retrieve niya dun sa ating passport ay madi-display dito. Okay, so kailangan ko munang i-hide yung aking information. Wait lang po. Ayan, so sa basic information, dun sa first page ng basic information, nandyan yung inyong surname, yung na-enter na given name. So, ano na yan siya? Dahil nga na-retrieve na yung information dun sa passport ninyo, hindi nyo na siya kailangang i-type uli. And yung inyong, tinanggal ko lang dito, yung date of birth. Dito sa baba, makikita din nyo yun dyan. Then yung home address, country name required, ayan. So, ang ginawa natin kanina ay as a tourist tayo pupunta dito. So, ilalagay natin Philippines, country home address natin, Philippines. Ayan, Philippines, then city name, let's say, Manila. So, okay na, home address, Philippines, country name, Philippines, city name, Manila, then click next. Then, sa immigration information to Japan, purpose of visit. Nakalagay dito, please be careful when entering intended length of stay as it is often entered incorrectly. Please enter 90 days or less in the duration of stay in days
if purpose of visit is tourism, business, or visiting relatives. So may mga nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung ilalagay dito. Kung naka-maximum ba na 90 days or kung ano yung nakalagay doon sa inyong visa. Okay, kung ilan yung nakalagay doon. So kung ano yung nakalagay doon sa inyong visa, yun ang pipiliin ninyo. So let's say tourism, pupunta kayo dito as a tourist. Then yung last flight number na in-enter natin, ayan, PR5020, pwede nyo naman yung baguhin. And then dito sa bandang baba, intended length of stay in Japan, dito na kayo mag-e-enter ng numerical value. So if your stay exceeded 90 days, please select others for the purpose of visit and enter the specific purpose of for visit. So kung dito may populate, naka-populate dito kung dito kayo mag-e-enter kung ilang araw kayo dito sa Japan. Duration of stays in years, duration of stay in months. Since pinili natin yung tourism, okay? Tourism ay automatically yung duration of stay in years at yung stay in months ay naka-block na siya. Kumbaga, naka-disable. Hindi tayo pwede mag-enter ng value dyan. Dito lang tayo sa baba. So, up to 90 days yung ilalagay natin dito. Kung yun yung naibigay sa ating visa. Okay? Pero, meron din naman dyan yung mga parang 2 weeks lang. So, ilagay nyo 14 days. Kung ano yung nakalagay dun sa from arrival ninyo up to departure sa Japan. Kung anong araw yung mga yun, bilangin ninyo at yun yung ilagay nyo dito sa duration of stay in days. So, let's say 14 days yung stay natin dito sa Japan. So, let's try mo muna pala na palitan nito. Kung may magbabago ba sa, let's say, kung business, ayan, hindi nagbago. Same pa rin yung duration of stay in years. Kasi nga, mga ano to eh, mga short-term visa kasi yan. Yung visiting relatives din, up to 90 days lang din yan. So, let's say, try natin 91. Pwede ba yun? Hindi naman siya nag-error, no? Anyway, so let's say 90 days tayo. Ayan, then visiting or others, tingnan natin others. Ayan, pag others, saka ngayon na pwedeng mag-enter dito sa duration of stay in years, duration of stay in months, and days. So numerical value, kwentahin nyo na lang kung ilang years or months kayo dito mag-i-stay sa Japan. Let's say 1 year and 3 months and 90 days, ganun. Then, piliin natin ulit. Balik tayo dun sa tourism. Then, i-enter na natin next. So, nasa page 3 na tayo ng disembarkation card for foreigner. Nakalagay dito yung intended address in Japan na in-enter natin kanina ay nakapopulate na din dito. Yung postal code, prefecture, city, address. Kung sa hotel kayo mag-stay, ayan, enter nyo dito. So, dahil required na siya ngayon, ano? Ayan, place of stay, hotel name. Kanina hindi siya required nung nag-e-enter tayo ng entry planned ano na, return. Ayan, tama, mali. Entry arrival planned ano 'yun? Arrival planned arrival date dito sa Japan. So ngayon, bakit naging required siya, no? Place of stay. So let's say place of stay, gawin na lang natin yung address. Kasi pinili ko ito, ibig sabihin sa isang bahay ako titira, hindi ako sa hotel titira. Pero dahil nga pala, dahil tourist tayo, kaya naging kaya naging required yung hotel name dito. Okay? Pero kung ano naman, kung bahay ang tutuloyan ninyo kahit na for tourist kayo dito sa Japan, let's say, gawin natin, type pa rin natin yung address nung bahay na tutuluyan ninyo kunwari. Gifuken, Kanishi, 123456. Yan. Then, yung phone number. Yan. Telephone number ay nailagay na dyan. Okay, then click next. Yun, so nag-proceed siya. So, dito na tayo sa page 4 of 5. Ito na yung mga questions sa immigration. Have you ever been deported from Japan? Have you ever departed from Japan under a departure order? Or you have you ever been denied
entry to Japan. So, kung no naman, ayan, click nyo lang yung no. And sabihin nyo lang kung ano yung totoo, kung meron ba kayo na experience nyo ba yung isa sa mga naka-indicate dito. And have you ever been found guilty in a criminal case in Japan or in another country? Ayan, either yes or no, then click no. Do you presently have in your possession narcotics, marijuana, opium, stimulants, or other controlled substances, firearms, crossbow, swords, explosives, or other such items? No. So dapat lahat ng sagot natin dyan, no, no, para walang maging problema. Then confirmed enter details. Ipapakita niya ngayon sa inyo yung summary ng mga niregister ninyong information dito sa immigration para makapag-generate ng QR code. Okay, so yung basic information ninyo from your passport, yung details nun, yung name, given name, yung surname, then yung date of birth, then ngayon yung home address na in-enter natin, immigration information to Japan, yung purpose of visit, which is to tourism, then yung last flight number, intended length of stay, yan nakalagay dito 0 year, 0 month, 90 days. Then, intended address in Japan, nakalagay din dyan yung mga information na in-enter natin kanina. And yung mga questions about sa deportation, criminal case, and yung mga possession about narcotics, marijuana. Lahat yan ay ginawa nating no. Then, register. So, click natin yung register button. So, pag kinlik natin yung register button, yan. Balik tayo sa, or i-click natin itong back to entry return procedure. And kapag bumalik na tayo sa page na yon, yung ating Japan entry return procedure, which is nilagay natin kanina is January 2024, sa bandang baba, pwede na tayong mag-generate ng QR code or disembarkation card for foreigner. So pag kinlik natin yan, ayan, lumabas na naman yung aking details. And sa bandang baba, ayan, sa bandang baba, scroll down below para lumabas yung mga in-enter yung details kanina. Then, display QR code. Okay, display QR code. Click yung display QR code and ito na. So, ngayon ay lalabas na tong QR code for immigration purpose. So, ayan, okay. Then, ito yung isi-save ninyo sa, yan. So, isi-save nyo yung, ano na yan, yung, isi-save nyo itong QR code na to sa inyong phone or pwede nyo siyang i-print, okay, para ipakita dun sa immigration officer. Yan. Then, pag okay na, click natin yung back to entry return procedure. May oras pa ba? Ayan. Ang next naman natin gagawin ay for this video, gagawin naman natin since nakapag-register na tayo ng disembarkation card for foreigner at nakapag-generate na tayo ng QR code, gagawin naman natin is preparation for custom declaration. So yung declaration of personal effects and unaccompanied articles, hindi pa tayo nakapag-register dyan. Kaya yan ang gagawin natin ngayon. Kiklik na natin yan. So pagka-click natin yan, nakalagay dito, if the necessary information on the personal effects and unaccompanied articles declaration are registered, you will be able to go through the electronic declaration gate at the customs inspection site after completing the procedures on the electronic declaration terminal at the airport. So, pwede nyo gamitin daw yung electronic declaration, yung e-gate, para mas madali ang inyong paglabas sa airport. So, mayroong ano dito, mayroong instruction dito. Number one, scan the following two items with the electronic declaration terminal in the custom inspection area, yung inyong passport, and yung inyong Visit Japan web app custom declaration na QR code. Yun yung importante. Passport at QR code for custom declaration. A digital version of declaration of personal effects and accompanied articles form can be submitted. Yun, digital version pwede. Then custom process can be made smooth by using the service while waiting for the checked luggage. Mas madali nga naman kapag ka ginamit nyo na ito. Ito yung parang mas automatic na mas mabilis kayo makakalabas ng Japan.
Pero baka katulad nyo na nabalita natin dati, di ba? May mga dalang meat, baka doon kayo maharang kung meron kayong dala. Then number two, have a photo of your face taken by the electronic declaration terminal. Yan, kukuha nang kayo ng picture. And your identification will be verified by checking the photo against the image of your face stored on the passport IC chip. The photo of your face is only used to verify your identification and is deleted after you pass through the gate. Then please proceed to the electronic declaration gate or custom inspection stand as guided by the electronic declaration terminal. Okay, so medyo ang dami lang, maganda naman na basahin pa rin natin to kahit napakahaba, no? Kasi para malinaw sa atin kung ano yung gagawin natin kapag kayo na rin yung nasa, mismo yung nasa customs o anong gagawin ninyo. So for the electronic declaration gate, identification will be verified while walking through. When using electronic declaration gate, photo captured during the verification are only used for the purpose of identification and are deleted after passing the gate. So, bilis lang naman yun eh. Actually, meron na dong para magka-capture dun sa inyong, pag dumaan kayo dun sa electronic gate, meron nang makakapture kayo nyo, may makakapture sa inyo na photo ninyo for verification lang naman. And pagdating mismo sa custom officer, pagharap nyo doon, baka pwede kayo, baka tanungin kayo or kailangang i-inspect yung mga laman ng inyong mga bagahe. Ayan. So, click na natin next ng Declaration of Personal Effects and Unaccompanied Articles ay nakadisplay dyan yung inyong passport number and yung inyong name. Press Visit Japan Web Display at the top of the screen. Ito daw, click nyo daw to kung meron kayong ibang family members na kasama para yung mag-generate kayo ng kanilang sariling QR code for Declaration of Personal Effects. So for this one, kunwari para to sa akin. Ayan, so magdi-display dyan yung passport number, yung name, and then yung occupation, ayan, company employee. So piliin nyo lang kung ano yung appropriate dito sa occupation field. Kung kayo ay student or unemployed, ay yun ang piliin ninyo. Then date of arrival, nilagay na natin yung kanina, automatically na nakapopulate na dyan. Pati yung flight or number of name of vessel, nakalagay din dyan. And yung point of embarkation. Candidate point of embarkation will be displayed when entering text. So, embarkation, which means kung saan ka nang galing. Let's say sa Philippines ka, or Manila. Manila, ayan, Manila. From Manila, yung inyong point of embarkation from NAIA, NAIA Terminal or Manila International Airport, kaya click mo Manila, point of embarkation. Then click next. So sa page 2, tatanungin ka kung ano yung ilan ng kasama mo sa pagbiyahe papuntang Japan. Number of family members traveling with you. Ikiklik mo lang dito kung may kasama kang over 20 years old, kung isa lang ba, or dalawa kayo, or dalawa sila, or dalawa kayo, yan, over 20 years old. Then, 6 to 19, meron dito nakahiwalay and under 6 years old. So, kung wala naman, zero lahat yan, then click next. Then, yung address in Japan, or yung accommodation, yan, nakapopulate na rin yan dyan kasi na-enter na natin yan kanina. And, dito naman, this time, hindi naman required yung hotel. No? Ang gulo nila, no? Kanina sa immigration ay required. Ngayon, hindi na. So, okay, i-ano natin yan. Sonomama or as it is. Then, click next. Pati yung phone number, click next. So, sa page 4 ng declaration information, are you bringing the following into Japan? Ito na yung mga questions na kailangan nating sagutin. O ano yung laman ng mga bagahe natin? Prohibited items from being brought into Japan. Narcotic drugs, firearms, explosives. So lahat ng mga naalista dito ay hindi dapat dalhin dito sa Japan. Gaya ng counterfeit, mga peking pera, or imitated coins, banknotes, securities, forged credit cards, obscene materials, immoral materials, and child pornography. Articles with infringe upon intellectual property rights. Patent, utility, model, design, trademark. Medyo mahigpit talaga sila dito pagdating sa mga imitation, yung mga fake na gamit. Hindi
bawal magdala niyan dito. Bawal nga din magbenta ng mga fake eh. So, ayan. Kung wala naman tayong dalang mga prohibited articles, ay i-click natin yung no. Kasi sabi dyan, are you bringing the following into Japan? Then no. Then click next. Next question. Magbadadala ba daw tayo ng ito bawal to guys. Meat products, vegetables, fruits, animals, and plants. Yung mga madaling makapag-transfer ng mga, let's say, mga insekto or ng mga virus. Yan yung mga bawal dalhin dito. Ano yung mga example niyan? Hunting guns, air guns, swords. Yan, mga abunay, mga delikadong items. Then, internationally protected endangered animals or mga exotic animals and plants or their products like crocodiles, cobras, turtles, ivory, musk, cactus. Then yung mga live animals and plants, meat products including sausage, vegetable, fruits, rice. Kulang na lang, lagay nila dito, Jollibee. Bawal talaga yung Jollibee meat products. Pero according to sa narinig natin sa immigration, no, yung Japanese immigration, kung yung burger bun is fish fillet siya, pwede. Pero pagka meat, like beef, chicken, pork, bawal. Ayan. Then, please go through quarantine inspection prior to custom inspection. So, wala naman tayong dadaling ganyan, kaya click no. Then, click next. Then, question about, are you bringing the following into Japan? Kung magdadala ba daw kayo ng gold, bullion, or products of gold? Kung wala naman, click no. Then next, declaration information page 4. Are you gonna bring following into Japan? Goods, purchases, souvenirs, gifts exceeding duty-free allowance. So meron silang mga specific bottles, number of ml. Tulad niyan, 3 bottles lang na 760 ml each bottle na mga alcoholic beverages. So may limited lang yung pwede ninyong dalhin dito. Cigarette only 200 cigarettes, cigar only 50 cigars, and heat not burn tobacco product. Ayan. So nakalista naman dyan yung mga bawal. So kailangan basahin nyo mabuti. Pati dun sa mga valuable products na dapat hindi mag-exceed sa 200,000 yen or 20 lapad. Yung kanyang value. Or kasi mag-i-impose sila ng tax doon sa dadalhin yung item dito na worth 200,000 yen. Yung articles excluding alcoholic beverages, ayan, articles with total overseas market value of 10,000 yes, 10,000 yen or less per item are duty-free in principle. So basta 10, isang lapad pababa yung halaga ng product daw, okay lang dalhin dito. Ayun, maliwanag naman yun, no? Excluding alcoholic beverages or yung mga tobacco products and perfumes. Basta mga overseas market value na less than or 10,000 yen or less ay duty free, na hindi yan taxable. As for children under 6 years old, duty free allowance are limited to the articles owned for their personal use. Then click no. Kung wala naman tayong dalang ganyan. Then click next. So number 5, are you bringing the following into Japan? Commercial goods or samples? Let's say magbebenta ka ng mga products dito. May dala ka bang ganung mga commercial goods? And kasi kung meron, ay subject to custom duties since they are not provided for personal use. So kung magdadala ka lang ng mga overseas materials dito for personal use, okay lang yun. Pero kapag ibebenta mo for business purposes, kailangan i-declare mo yan kasi papatungan nila yan ng custom duties. Depending on the monetary value, you may need to complete the same import procedure as that for the general import cargoes. Yan. Kung wala naman, click no, then next. Then, page 6, are you bringing the following into Japan? Nag-request ba daw, meron ba daw nag-request sa'yo na magdala ng isang bagahe papunta dito sa Japan? Including the bags such as suitcases and similar containers and the items that someone else gave you without letting you know the reason. O, delikado yan. Importante na makita nyo yung laman. Kung meron kayong magpapasabay sa inyong gamit,
check nyo mabuti yung laman nun. Okay? Kasi hindi natin masasabi. Baka merong malagyan ng hindi naman ng pinagbabawal dito sa Japan. Ayan, an illicit drug courier is a serious crime. This act is severely punished in Japan as well as overseas. You are held responsible for carried articles, even for items you have been requested from someone else to bring into Japan. Hindi pwedeng hindi mo alam. You cannot escape with excuse such as I didn't know or I wasn't sure. Yeah. Never keep suspicious packages from others. So kung wala naman, click no, then click next. Then page 7, may dala ka bang cash checks including TC, promissory notes, securities which exceed the amount of 1 million yen or its equivalent, kailangan declare yan, or precious metals exceeding 1 kilogram. So kung meron yan, kailangan nyo mag fill in ng declaration of carrying of means of payment and the other separately when entering Japan and submit it to custom officer. Then meron pa silang mga additional information dito. Kung meron kayong dalang currency coins including traveler's check, promissory notes na nag-exceed ng 1 million yen or equivalent. And kung meron din kayong dalang gold bullion na 90% or more of purity to carry exceeds 1 kilogram. So kung wala naman, click no and then click next. Then declaration, page 8. Unaccompanied articles, do you have baggage separately sent by mail including relocation moving package? So may mga iba pa to doon sa mga pasabay, no? Yung unaccompanied articles, ibig sabihin nito yung mga pinadala via mail or delivery service from travel destination. Let's say may package kayong pinadala from Philippines such as move packages, belongings that have become useless at travel destination and souvenirs apart from personal effects na dala-dala ninyo. Sabi, to carry, personal effects to carry with you. So, hindi ka daw pwedeng mag-declare ng unaccompanied articles after entering Japan. Hindi pwede na saka mo lang i-declare kapag pagdating mo dito sa Japan. Ayan. So, kung meron man, ayan, enter mo dito kung ilan. Kung wala naman, enter. Kung hindi ka sure, kung meron kang dala pero hindi mo sure kung ilan yun, enter 0 if you're unsure. Kung yes, saka mo lang may enable yan. Kung no, yan, hindi mo na may enter. Hindi ka makapag-type dito. Then click next kung no naman. So yan, sa page 14 ay naka-summary na doon lahat or naka-summarize na doon lahat ng information na in-enter ninyo. Such as yung inyong basic information, passport number, name, occupation, date of arrival, flight, number, point of embarkation, kung saan kayo galing, and kung may mga kasama ba kayong family members, and kung saan kayong address dito tutuloy sa Japan, then yung mga declaration information na nilagay natin kanina, sinagutan natin lahat ng no. Yan. Okay, so scroll down below and click register. So pagka na-click register na natin, back to entry return procedure, and pwede na tayong mag-generate ng, scroll down natin papunta dito sa preparation for customs declaration, makita natin na registered na tayo dito and pwede na tayong mag-generate ng QR code. So click natin yung QR code. Pagka-click natin ng QR code, click next and ayan na. So nakapag-generate na tayo ng QR code for custom declaration. So ang gagawin na lang natin, isisave lang natin tong QR code and ayun, papakita na natin sa customs at kung ano yung na-explain natin about sa electronic gate, pwede nyong gamitin itong QR code for custom declaration. So dalawang QR code lang yan, immigration QR code at custom QR code. At napakahaba ng video na to, guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Punta nyo aming YouTube homepage
i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!